At meron tayong update regarding pa rin sa ating minomonitor na si Severe Tropical Storm Christine with international name na Trami as of 5 in the morning, araw ng Biyernes. Nasa West Philippine Sea na po itong si Bagyong Christine at huling namataan 125 kilometers kanluran, hilagang kanluran ng La Union. Taglay ang maximum sustained winds pa rin na 95 kilometers per hour malapit sa kanyang sentro at may gustiness hanggang 115 kilometers per hour. Bahagyang bumibilis po ang bagyo palayo ng ating kalupaan, 25 kilometers per hour ang bilis west-northwest. Kita sa ating latest satellite animation, itong makakapal po na ulap, associated pa rin po dito kay Bagyong Christine, lalo na sa may western sections ng Luzon. Habang asahan pa rin po yung mga kalat-kalat na ulan sa natitirang bahagi ng Luzon and Visayas. Ito po yung latest track regarding kay Bagyong Christine. Inaasahan nga po nakikilos pa rin palayo ng ating kalupaan sa susunod na 12 oras at posibleng lumabas ng Philippine Area of Responsibility mamayang hapon na. However, knowing po na ito ay malapit pa rin sa ating kalupaan at malawak po na bagyo itong si Bagyong Christine, around 700 to 750 kilometers po yung kanyang radius at yung lawak nasa 1,400 kilometers, posibleng magkaroon pa rin tayo ng mga wind signals at masakop pa rin po ang malaking bahagi pa ng Luzon sa mga susunod po ng mga bulletins natin. Inaasahan na magiging severe tropical storm pa rin po habang lumalayo sa ating kalupaan. Subalit base sa ating pinakahuling track ay posibleng bumagal ito pagsapit po ng Sunday and Monday. Then pagsapit ng Monday habang nandun sa may east ng Central Vietnam ay lilis ang direksyon, magkakaroon ng looping pabalik sa ating kalupaan sa direksyon po ng Luzon at hindi pa rin natin nirurule out na ito ay magpapasok muli sa ating Philippine Area of Responsibility. Inaasahan nga po na magiging severe tropical storm ito habang ito'y nasa may karagatan at yung pagpihit nito nga si Bagyong Christine ay impluensya ng isa pang bagyo na nasa lapas po ng ating par. As of 4 in the morning naman, yung ating tropical depression na minomonitor sa silangan po ng Mindanao ay nasa layo ng 2,440 kilometers silangan ng Eastern Visayas. As of 4 in the morning po yan, taglay ang hangin na 55 kilometers per hour at may bugso na 70 kilometers per hour. Yun ang low pressure area sa hilaga nito ay nasa higit 2,500 kilometers silangan po ng Visayas. And eventually po, dahil ito ay mababa ang chance na maging isang bagyo, ay posibleng maging trough na lamang or parte nitong tropical depression. Inaasahan naman po simula po ngayon hanggang sa weekend ay kikilos na unti-unti palapit sa ating kalupaan at unti-unting lalakas itong tropical depression. Nakikita natin based sa ating latest tropical cyclone threat potential forecast, maring pagsapit po ng Linggo ay pumasok ng Philippine Area of Responsibility itong nasabing tropical depression at kung sakasakali man nga na mananatili as a bagyo ay tatawagin po natin ito na Bagyong Leon. Maring by then tropical storm or severe tropical storm na po ito at inaasahang kikilos pa west-northwest or paangat ng pakaliwa. So pagsapit po early next week, nasa may hilagang parte na po ito ng Philippine Sea. Simula naman po sa Miyerkules next week hanggang sa weekend ay babagal ang pagkilos ito habang nasa may silangan po ng extreme northern Luzon. Bagyang magre-recurve, paakyat po dito sa may silangang bahagi po ng Taiwan at marin lumabas ng Philippine Area of Responsibility sa end pa ng first week of November po yan. Nakikita natin by this time, malaki nga yung impluensya ng pagbalik or pag-loop nitong si Bagyong Christine sa paglapit nitong bagyong tatawagin natin na Leon. So kapag umabot sa less than 1,400 kilometers yung layo ng dalawang bagyo at mananatili pa rin silang malakas as a tropical storm minimum, then maring magkaroon po tayo na tinatawag na Fujiwara effect o yung interaksyon na paghatak ng dalawang bagyo sa isa't isa. Kaya naman po posible magkaroon ng mga pag-ikot or pagpihit po ng movement nitong dalawang bagyo. Pero hindi naman po ito magtatagal at eventually po lalayo na rin sa ating kalupaan. Itong si bagyong tatawagin nating Leon at ihina na rin si bagyong Christine by first week of November. Sa ngayon po, dahil kay Bagyong Christine, meron pa rin tayong nakataas na Tropical Cyclone Wind Signals number 2 and number 1 sa malaking bahagi ng Luzon and Visayas. Asahan natin ang signal number 2 o yung hanggang 95 or 88 kilometers per hour po na lakas ng hangin sa Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao,
Mountain Province, and Benguet. Signal number 2 rin po sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, and Nueva Ecija. Signal number 2 rin po ang aasahan natin yung mga may kalakasang hangin pa rin sa Tarlac, Zambales, Bataan, gayon din sa Pampanga, Bulacan, Metro Manila. Signal number 2 pa rin po ngayong umaga, gayon din sa hilagang bahagi ng Cavite, hilagang bahagi ng Rizal, at General Nakar sa Quezon Province. Signal number 1 naman po dito sa Batanes at sa natitirang bahagi po ng Southern Luzon, particularly rest of Rizal, rest of Cavite, Batangas, Laguna, rest of Quezon. Signal number 1 po sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, hilagang bahagi ng mainland Palawan, kabilang ng mga isla ng Kalamian, Cuyo, and Calayan Islands. At signal number 1 din po dito sa Camarines Norte pa rin, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Hilaga, at central na bahagi po ng Sorsogon. Gayun din sa northern and central portions of Masbate, kabilang ng Burias and Tikaw Islands. Signal number 1 din sa Aklan, Capiz, Antique, and northwestern portion of Iloilo. Yung ilang bahagi na po ng Negros Island plus Iloilo, tinanggal na rin po natin yung ating signal number 1. And eventually po, sa mga susunod po na bulletins natin, magbabawas pa tayo ng mga signal number 1 sa may Southern Luzon and Visayas. At posible mag-downgrade tayo sa may Central and Southern Luzon ng mga signal number 2, becoming signal number 1 po sa mga susunod po natin ng mga bulletins habang lumalayo sa kalupaan itong Bagyong Christine. Ito naman po yung ating mga lugar na makakaranas ng heavy rainfall sa susunod na 24 oras. Kung mapapansin po nila, nabawasan yung mga magiging pag-ulan at yung mga lugar na magkakaroon ng mga pag-ulan. Asahan yung moderate to heavy rains pa rin naman po dito sa may La Union, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Zambales, and Bataan. Sa natitirang bahagi naman po ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, gayon din sa natitirang bahagi ng Visayas, asahan pa rin po yung kalat-kalat na ulan and thunderstorms ngayong umaga. Then may times naman po na mababawasan yung mga pag-ulan natin, lalo na pagsapit ng hapon hanggang gabi. And at some point sa hapon, posible na magpakita ng saglit ang haring araw for most of Luzon and Visayas. Gayunpaman, makakaranas pa rin po ng mga banta ng baha in some areas. Yung mga binanggit po natin na magkakaroon ng mga moderate to heavy na mga paulan, mataas pa rin po ang chance na magkakaroon ng mga pagbaha in low-lying areas. Yung pagragasan ng tubig, posible pa rin po, lalo na kung umuulan pa rin sa mga kabundukan, bigla-biglang bababa po yung tubig sa inyong lugar. And then asahan din po yung banta ng landslides kapag po saturated na yung lupa o hindi na maka-absorb ng tubig, posible po magkaroon ng landslides. Kaya naman po make sure na coordinated tayo sa ating mga local disaster risk reduction and management offices kung kinakailangan pa rin po ng evacuation, lalo na po yung mga binabaha natin mga kababayan dyan. At makipag-coordinate din sa mga local chief executives po for possible work and class suspensions pa rin po. Para naman sa mga mararanasang pagbugso ng hangin, doon sa malayong parte po from the Bagyo, asahan pa rin natin ngayong araw sa Mimaropa, Bicol Region ang mga pagbugso, gayon din sa malaking bahagi ng Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, Soxarjen, and even Davao Region. Then pagsapit po bukas, araw ng Sabado, mayroon pa rin tayong mga pagbugso ng hangin sa Palawan, Siquijor, Bohol, Southern Leyte, Zamboanga del Norte, Camiguin, Dinagat Islands, and Surigao del Norte dahil pa rin doon sa outer portion ni Bagyong Christine. At pagdating naman sa mga alon, meron pa rin po tayong gale warning or possible mga sea travel suspensions po sa susunod na 24 oras. Hanggang 7 metrong taas sa mga pag-alon or higit 2 palapag po ng gusali ang posible sa northern and western seaboards ng Luzon, particularly sa Batanes, Northern Cagayan kabilang Babuyan Islands, sa buong Ilocos Region, possible yung hanggang 7 meters na taas ng alon, Aurora, Zambales, Bataan, pababa ng Cavite, Batangas, and Lubang Island. Meron naman tayong hanggang 5.5 meters na taas ng ulan sa seaboards of Northern and Southern Luzon, kabilang na dyan ang Eastern Coast ng Cagayan, Isabela, pababa ng Quezon, Metro Manila, Bulacan,
Mainland Occidental Mindoro at hilagang baybayin po ng Palawan, kabilang ang mga isla ng Kalamian, Cuyo, Kalayaan, and Cagayan Silio. Meron naman tayong asa hanggang 4.5 meters or nasa isa't kalahating palapag ng gusaling taas ng mga alon sa seaboards ng Southern Luzon pa and Western Visayas, Camarines Norte, Camarines Sur, baybayin ng Catanduanes, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Burias Island, Guinness Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras, and Negros Occidental. Kapag meron tayong wind signals, automatically suspended pa rin po ang sea travel for all types of sea vessels. Yung mga wala ng signal pero meron pa rin gale warning, posible pa rin pagbawalan yung maliliit na sasakyang pandagat. At pagdating naman po sa daluyong ng bagyo habang lumalayo, itong si Bagyong Christine, nababawasan din po yung ating mga taas ng alon. Pero meron pa rin po hanggang 2 metro dito po sa may Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, and Zambales. So make sure po na makipag-coordinate din tayo kung nakikita natin na tumataas yung mga alon, yung mga nakatira po sa mga coastal areas.